Grabe guys, sa panahon ngayon guys, talagang napakahirap na pong ikompleto ng mga series mula 25 centimos, piso, 5 piso at 10 piso. Ngayon, ang pag-uusapan po natin kung paano natin malalaman na rare ang ating hawak na 25 centimos. Focus tayo sa year 2003 at year 2004. Welcome back mga ka-hunters, pero bago tayo magtuloy-tuloy, paalala ko lang, pagkatapos nyo pong manood, pwede na po kayo mag-subscribe at paki-on po ninyo yung notification bell. Nasa ganun, ma-update kayo kapag meron akong bagong upload at mag-join kayo sa ating membership. Ayan ang ating pong pag-uusapan, mga 25 centimos. Ito pong nasa screen, yung mga 25 na yan. Ito po yung series from 1995 to year 2003. Ayan, sila po yung mga non magnetic na 25 centimos. Kaya pag meron tayong ganito at kapag kasali yung years na yon, huwag po tayong magtataka sapagkat yun po ay common na non-magnetic sila. Kasi sa mga baguhan, nalilito po sa sila dyan. Ano? Ayan. So, para din po sa inyong kaalaman na meron din pong series na magnetic, ito po yung mga year 2003 hanggang year 2017. Alam niyo po guys, no, kasaling yung year 2003, meron pong mga vlogger at mga kolektor na nalito. Akala nila yung year 2003, ayan, akala nila yung year 2003 na yan na magnetic ay transition error. Diba? Kasi isip nila, uy, non-magnetic ang year 2003, ah. Bakit magnetic ito? Diba? Meron po akong magnet dito, testingin po natin yan para ipatotoo na itong year 2003. No. Tingnan po natin, nawawala pa yata 'yung magnet ko. Andito lang 'yan eh. Ayan, andito pala sa aking pulsa. Pasensya niyo na guys sa delay ah, kasi tuloy-tuloy ang ating recording. Ayan 'no. May dumikit na year 2004 doon, kasali 'yan sa magnetic na series, 'no. Ayan, 2004. Balikan natin 'to. Year 2003, non-magnetic, 'di ba? Ayan. At itong isa naman, year 2004, magnetic, kasi kasali na yan dun sa year 2003 to 2017 eh, na magnetic series. So, ganito yan. Paano ba natin ipaliliwanag to? Nahirap-hirap ito guys. Simplihan ko na lang guys ang pagpapaliwanag. So, 2003, meron po talagang non-magnetic at magnetic. Nga lang, mas mababa po ang mintage ng mga magnetic. Mas mataas po ang value, no? Kasi mas mababa ang mintage. Pero huwag po kayong magtataka, hindi po yun error coin. Yun po ay variation. Diba? Itong mga year 2003 na ito eh, maraming nalito dito. Yan. Isa siyang, may dalawa siyang variation. Isang magnetic nga at isang non-magnetic. Malinaw po tayo dyan guys. Ayan. So, hindi po rare. Hindi po talagang, hindi po siya rare error na masasabi. Kundi mababa ang mintage ng mga magnetic variation sa year 2003. Siyempre, collectibles po yan. At kailangan meron din po tayong hawak ng mga ganyan. At may sumingit pang langgam. Ayan na naman yung langgam na gustong mag-artista. Okay guys, so ganito na lang ang ating pag-uusapan. Paano ba tayo makakakuha ng rare variation or I mean transitional error na lang? Yan na lang ating ipunto ngayon. No, kasi 2003, maliwanag na variation lamang yun, eh, no? Yung magnetic. Kahit po tignan natin sa numista, meron po yung record. I-search nyo lang. No? Ayan. So, year 2004. Paano nga ba tayo makakahanap? Itong sasabihin ko po, ito pong ipaliliwanag ko sa inyo, ay may posibilidad lamang. Maaari lamang. Hindi ko sinasabing meron talaga na 100%. Ganito yan guys. No? Halimbawa, ang BSP ay magpapalit na po ng taon, ano, siyempre yung makina nila from year 2003 to year 2004. Halimbawa, ikinasan na nila ang die para sa year 2004. Di po ba guys? Maaaring may naiwan na mga planchet. Di ba? Yung planchet na year 2003 na non-magnetic. May posibilidad, di ba? Pwede po 'yun mangyari, 'di ba guys, no?
di naman natin na sinasabi na imposible, maaari. So baka lang mayroong year 2004 na nagawa or na-struck. Kasi ito po yung mga panahon na nagpapalit na sila, no? Transition nga po eh, di ba guys? Nasa boundary itong year 2003. Non-magnetic at magnetic. Malaki po ang posibilidad kasi yung mga planchet na yan, maaari makapagsalang pa sila ng mga planchet na non-magnetic tapos yung die ay para sa year 2004. So ang magiging resulta po nun guys ay year 2004 na non-magnetic. Sa ibang bansa, mayroon pong nangyayaring ganyan. Katulad po ng legendary copper penny. Kasi still na po yung alam natin. Eh, no? Ang nangyari, may nagawa sila na hindi sinasadya na copper. So, napakalaking pera po yung nakakuha. I mean, napakalaking value yung legendary copper penny na ayon na nagawa nga sa copper. At yun po ay tinatawag na transitional error. At ilang piraso lang po yung na-struck na yun, guys. Kaya ito, binubuksan lang natin, may posibilidad na mangyari din po yun dito. Di ba? Year 2004, na non-magnetic, baka meron kayo dyan guys. Kaya i-check nyo ang inyong mga 25 centimos. Kaya magbaka sakali tayo. Dahil kung meron ganyan, hindi po malabo o hindi malayo na maging napalaki po ng value ng mga ganyan, year 2004. Kahit siguro mga taga BSP, mapapanood itong ating video, masasabi nila siguro maaaring ganun, pwede ngang mangyari yung sinasabi natin, ano? Kaya tayo nag-i-explore tayo eh, at siyempre dito sa ginagawa natin paglilibang na ito, dapat malawak ang ating pag-iisip, di ba? Dahil kapag nakakuha nga tayo ng gantong mga transition error, ito po ang magbibigay sa atin ng magandang benepisyo sa ating paglilibang sa pagkukulik ng mga barya. At siya nga pala, karagdagang impormasyon, naalala ko, di ba sa 1 piso BSP series coins ay meron din pong year 2003 na non-magnetic at magnetic, di ba? Meron pong record yon at alam po nating lahat iyan. So maaaring pwede rin mangyari itong sinasabi natin doon sa mga piso na yon. So bantay kayo guys, tingnan nyo, baka meron pong year 2004 na non-magnetic. Diba? Hindi naman po masama eh. Ang gagawin lang naman natin, kumuha ng magnet. At kung meron tayong year 2004 na 25 centimos at piso, mamagnetin lang naman natin. Yun lang naman ang ating gagawin eh. Diba? O kung gusto natin makatalagang magbakasakali, gumawa tayo ng effort, magpapalit tayo. Diba? Ayan po ang isa sa diskarte ng ginagawa ng mga coin hunters. Yan, marami na tayong miyembro sa ating mga coin hunters. Alright guys, tatapusin na po natin. Maraming salamat. Sana na-explain ko ng mabuti, dahil kung hindi, yari ako, no? Ayan. So hanggang sa susunod po. God bless you all. Out na tayo.